Okay. So sa mga bago dito, type 1 kung ikaw ay position trader, type 2 kung ikaw ay swing trader, type 3 kung ikaw ay momentum trader. Wag mo na, nauna ka agad eh. Type 4 kung hanggang ngayon hindi ka pa rin sure. Sige, dali. Type. Yeah. Okay. Yeah, antayin ko. Honestly, ako hanggang ngayon, pwede ko sabihin na 4 ako. Oo, totoo 'yun ha. Totoo 'yun. Hindi ako walang ano doon. Sinasabi ko 'to sa mga ano ko, sa mga close friends ko, trader friends ko na. Eh, nakita ko 'yung sarili ko na parang bumabalik ako doon sa mga old ano ko. Hindi bad habits, pero 'yung profile bumabalik ako doon. Oh. So, magbibigay ako ng recent trade examples. Sige, yan. Para sa inyo ngayon, bibigay ako ng recent trade examples. Pero, gusto ko sana, pili tayo dun sa tatlo. Oh, sige. Since ano naman, sige, magbibigay ako ng tatlo. Yan, tatlo na lang. Tig-isa na lang ba? Tig-isa? 1, 2, 3? Gusto niyo ba 1, 2, 3 na lang? Oh. Ayan ah. Sige. Yun. Sige. Let's begin. Sige. Lagay ko lang. I-upload ko lang. Okay. So, number 1 will be position. Number 2 will be swing. And number 3 will be... Na, last. Ito. Yan. Momentum. Para sa mga number 3 na pumili. Momentum pa sa momentum yan. No? Tingin. Dali. Alam ko maraming momentum trader dito eh. Diba? Maraming momentum trader dito. Go! Tingin, dali. Whipso na naman, di ba? Whipso na naman tayo dyan. Sige, antayin ko muna mag-formulate kayo ng questions nyo. Sabi ni Jerome, dos na daw po ba ang next EP? Nako. Tanong natin kay Ian yan. Kay Ian Ibanez, tanong natin kung ano next EP ng PHA. Oy, nako, si Kulderoy. Basta pag si Kulderoy nagsabi, like ko yan. Chartist ng SSF yan eh. Si Kulderoy. Okay. Kung hindi nyo alam, guys, yung mga nakasama nyo sa grupo, mga batikan na trader na yung mga yan. Kaya, grab nyo na yung opportunity makilala sila. Yeah. Yung mga positive sa quarter, positive sa half year, okay, malupit yung mga yan. Congrats sa inyo. Question. Tanong kayo, kahit bukas niyo yung mic niyo, pwede naman. Go lang. Oh, okay na. I'd start na. Magbabasa na ako, ha? Sige. Ano ba mga... Baka naman joke time yung mga question dito, eh. Okay. Dos na daw po ang next TP. Bahala kayo dyan, eh. Ewan ko. Paano po ba maglaro below piso? Ano lagi ang expectation dito? Very good. Ganda ng tanong, no? Sige. So, punta tayo sa calculator para maintindihan nyo, di ba? If you had, kunyari, di ba? Meron kang 50,000 na gusto mo i-allot sa stock, di ba? So, magkano yun? 100,000 shares. Kunyari, ang price niya nasa 0.60. So, ay, hindi pala kasha. So, 0.30 pala. 0.30. So, hindi lang pala 100 ano. Sige, 50,000 no? Buhay natin yung 50,000 mo. 130 ba yan? 140. Okay? Tingin nyo, nakita nyo ba? Huh? Yan. Type 1 kung nakikita nyo yung calculator. Dali. Type 1. 500,000 no? 50K lang muna. 50K. Kung meron kang 50K na gusto mong itaya sa centavo stock. So, tingnan mo ha. Tingnan mo yung effect. Pag nagkaroon ka ng cut loss na one flock. Oh, magkano ka agad ang lugi mo? 2,000. Sa price above 1 peso o price above 10 pesos, pagka one flock, hindi mo mararamdaman to agad itong 1,800. That's why some traders refuse to go to trade centavo stocks because of this reason. Yes, nandiyan yung reason. Ah, hindi, mas maganda rin, mas malaki, mabilis ang kita mo. Oo, pero nandun rin yung risk mo na mabilis. Diba? Pinag-aralan natin yung kanina, yung tungkol sa risk.
Diba? Unahin natin yung risk. Kung kaya mo tanggapin to on a single loss, oh, please do so. Okay lang, go ahead and trade. But remember, no, na ang specific stock na to ay nagbibigay ng normal volatility na malaki. Diba? Tignan natin kung gaano kalaki ang binibigay niyang volatility sa isang araw. Ito, magmula tayo sa maliit na kandila. Tignan natin yung sinasabi ko. Lakihan natin, ha? O, lakihan natin. Ito, tignan natin yung pinaka-pinaka-pinaka-maliit na kandila, ha? Just for illustration purposes. Ito ang volatility nitong pinakamaliit na kandila. Lagyan natin yung yung yan. Sukatin natin, ha. Ilang flux yan? 2 flux lang yan. Maliit lang yan. Pero magkano kaagad ang effect? Magnified. 8%. So tandaan mo, pwede ka magka-positive 8% agad sa portfolio mo, sa stock mo, pwede ka rin magkaroon ng negative 8%. For some, cut loss na nila yan. Diba? Kaya kailangan mag-prepare ka dyan. Again, dun sa nagtanong, no, sino to? Sino ba yun? Ayan, Heinrich, no? I hope nakikita mo na yung difference kapag centavo stock ang ano mo is yung, again, yung tolerance mo, yung taste mo, hanggang saan ang panlasa mo pagdating dyan. Kung ma-adjust mo pa yung position size mo na hindi ka mate-technical dun sa amount, no, yung 8,000 ba yun? 8,000 pesos yung minimum amount ng per stock. Kung hindi ka maapektuhan, okay lang. So nakikita mo na yung difference, yung volatility and yung percentage. Yan ang mga kailangan mo tignan. Yung swing kaagad ng price, pwede kang ma-throw off eh. Pwede kang mapa-eject. No, ibig sabihin nun, mag-exit ka agad. Okay? So hopefully, Heinrich, nabigyan kita ng ano doon, ano, na enlightenment. Okay, next pa. Sir Bindoy, fractals yan, di ba? Bakit binentahan niyo niya, sir? I don't really approach yung trade ko na yan as fractals. Let alone, Crispin, noong time na pumasok ako dyan, hindi ko inisip na fractals. I just simulan natin, ano. So, hindi ko pa naman na-explain, di ba? So, this is, for me, is momentum trade. Momentum day trade. So, momentum day trade. Ang ginawa ko lang, ang trade idea ko was, sabi ko, kapag ka nag-break siya dito, sa box na to, I'll be buying. Ganun lang, I'd be buying. Tapos my cut loss was just below this. Ayan, just below this. Ayan. So meron akong wide cut loss. So syempre, naka-position size ako dyan. Sabi ko, ganun lang kadali ang ano ko. Tapos ang TP ko dyan is, ayan. Una, initial was this one. Why? Ano nakikita nyo? Dali. Ano nakikita nyo? Merong butas dyan. Yan ang top tipi ko. Yan ang tipi ko lang. Yan lang ang tipi ko. This one. So, it did. It did. Diba? Nag-anon yan. So, nag-sell ako nung ano na rin. Na-hit niya yan. Malapit. Area na yan. So, ganun lang ang trade idea ko. Ganun lang kasimple ang trade idea ko. Kung gagamitan mo pa ng boxes, kung ano yung natututunan nyo sa mga inaano ko sa live stream, ganyan, may pa ganyan-ganyan pa, hindi ko na siya ginamitan ng ganyan. Intraday, momentum trade. I did not use intraday charts, only daily. Daily lang gamit ko sa pamamagitan nito. Ito. Pero nakahanda na ako mag-execute ng order para magbenta. Yan lang.
And nung araw na yon, nung mga panahon na to, very liquid ang PHA. Hindi ako magamit ng volume, pero makikita mo na liquid ang PHA. Nung araw na yan, very liquid. Oh. Okay? So again, to answer you, Crispin, hindi ako gumamit ng fractal kasi yung sinasabi mong fractal is this one. Ayun o. Alam ko yan. Alam ko yung sinasabi mong fractal, pero hindi ko siya ganun tinreat. I just treated it as momentum trade, day trade. Okay? So, yun ang question mo. Paano po malalaman, ito maganda tong question na to. Paano po malalaman kung kailan pagbabayaran ng stock ang move na ginawa niya? Very good. Sino to? The Birdie Trader? Sino Aaron, yan? Si Aaron yan. Aaron, okay. Rip ka na Aaron. So, sige, kahit alam kong alam mo na yung sagot, di ba? Kahit na alam kong alam mo na yung sagot, sasagutin ko pa rin. So, kailangan talaga, nakatingin kayo lagi sa ganitong equation, laging merong price, merong time. So, kung merong papasok dyan, syempre, merong papasok dyan momentum, merong papasok dyan trend, meron dyan papasok na mga pivots, mga dinidiscuss ko naman yan normally sa YouTube ko . Pero dito ko pa rin dapat nakatingin. Ngayon, kung masyadong mabilis ang time at masyadong mataas ang price, definitely, kailangan pagbayaran ng stock sa pamamagitan ng time. So, i-consider mo to ha. Itong mga to ha. Yung mga yan. Marami pang factors. So, kung masyadong mabilis ang time, di ba? Pero hindi naman gaano ang price, wala masyadong pagbabayaran. Just like blue chips. Di ba? Mga blue, kaya pansinin nyo ang galaw ng blue chips pagong, di ba? Ganun lang, di ba? Pero kapag ano naman, di ba, malakas. Kasi sila ang heavy lifters ng market. So to answer your question, the birdie trader, makikita mo yan. Ito yung specific na chart na pinakita ko kanina. No? Ulitin ko lang yung sinabi ko. Sabi ko dito, ulitin ko yung sinabi ko, no, Aaron. For a 400% move here in just 5 days. Ulitin mo ha, ulitin ko ha. Ulitin ko yung price and yung time. For a 250% move in just 5 days. Kailangan magkaroon muna ng tinatawag na profit taking. Kailangan mag-cash in muna yung mga kumita. Siyempre, para mag-cash in yung mga kumita, kailangan magbenta sila. Kailangan may bumili rin. Yun ang cycle. Price psychology. Then after bumili ng mga tao, bumagsak siya kasi nga binentahan sila ng mga nag-profit take, nagkaroon naman ng temporary momentum here. 60% yan, grabe. Diba? Tapos hindi na sustain, nagkaroon ng price high, then nagkaroon ng lower high. Dinidiscuss ko yan lagi. Diba? Ayun na. Nagkaroon na ng deep. Noong una, pullback patawag dyan. Pero nung nakita mo to, nung lumalim na siya dito, hindi na siya pullback. Nagkaroon na siya ng new low . Hindi na siya pullback. New low na siya. So, kaya, hence yung sinabi ko sa inyo, kinuwento ko sa inyo, ito na yung bagong low, tinandaan ko na siya. Kaya nagkaroon yung trade ko ng MM. Ganun lang. Hopefully, the birdie trader na nabigyan ko ng justice yung question mo. Nicole, pag ganyan ba na basura, balik tayo sa PHA, no? Pag ganyan ba na basura, anong stock, sir, dapat bantayan? Level 2, market data? Yes. For me, marami pa rin akong kilala na charts pa rin ang gamit and kudos to them. For me, ganun lang ang gamit ko kasi honestly, totoo, nahihilo ako pag nakatingin ako sa maraming chart. Tsaka mabagal ako mag-react kapag doon. Mas maganda nakatingin na ako sa broker ko. Ganun lang. Nakatingin lang ako doon sa buy and sell order page. Tapos, yung
price. Kaya ganun. So to answer, yes, totoo 'yun. Doon lang ako. Medyo ano na 'yan ah. Medyo pang ano na 'yan yung mga tanungan mo, pang advanced na 'yan, idol ah. Oh, ano dapat ang bantayan, level 2 market or data order book po? Yes. Sir, anong time frame po pag intraday trading? Again, John, ulitin ko lang yung sinabi ko, John. Wala akong ginamit na time frame dito. Just daily lang. Nakatingin lang ako ulit John sa price and sa bid and ask. For some or for many, mas marami pa akong kilalang trader sa charts sila nakatingin. Nakatingin sila sa 3 minute, 5 minute. I suggest kung comfortable ka doon, go. Do it. Okay, Jan? Okay ba, Jan? Hopefully na ano kita, ha? Okay, sir, in TP, dagdag, in, hindi ko gets to, Nicole. Can you ano repeat the question or i-clarify ko lang? Kasi ano ibig sabihin nun, in TP? Sir, dagdag sa question ko po. Hindi ko naintindihan to, sorry. Ano yung tanong mo, Nicole? Ah, okay na. Nasagot na. So, wala nang tanong. Wala nang tanong. Hindi nyo na kailangan mag-backtest. Hindi nyo na kailangan mag-dissect. Bakit? Kasi nandito na yung chart. Nandito na yung buy area. Nandito na yung sell area. Ang kailangan nyo na lang tignan is yung introspection. Ibig sabihin nun, what would you do if you were to trade this particular day? Itong stock na to, titrade mo ba? If yes, paano mo siya inatake? Ganun mo siya gagawin. Tapos, gagamitin mo yung sarili mong tools. Gagamitin mo yung sarili mong tools. Gagamit ka ba ng RSI? Gagamit ka ba ng momentum indicators like ADX, stochastics, pa ba? Diba? Gagamit ka ba ng trend indicators like MACD, like moving averages, exponential moving averages. Kung gagamit ka nun, gamitin mo para ma-dissect mo lalo yung trade at ma-apply mo yung introspection na sinasabi ko na kung ikaw yun. Diba? Okay? So, ganun lang. So, tapos na tayo. Pwede tayo mag-picture.